Magandang araw! Ako nga po pala si Teacher Earl, ang inyong guro sa araw na ito. Bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Tumayo po tayong lahat at pangungunahan po ito ni Jerin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Bago po kayo umupo, pakipulot po muna ang mga kalat na nasa ilalim ng inyong mesa at pakiayos po ang inyong mga upuan. Ayan, naayos na po. Maaari na po tayong magsiupo. Mag-a-attendance po muna tayo. Ang ating class monitor po ay si Angela. Angela, may lumiban ba sa klase ngayong araw? Wala! Mabuti naman kung ganon at walang mahuhuli sa ating talakayin ngayong araw na ito. Bago po ang lahat, narito po ang aking masusimbanghay aralin sa Pilipino 1. Layunin, paksang aralin, pamamaraan, pagtataya at takdang aralin. Narito po ang layunin sa araw na ito. Sa pagtatapos po ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang pangalan. Pangalawa, napapahalagahan ang paggamit ng pangalan. Pangatlo, napapangkat-pangkat ang bawat ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ngayon po ay may ipapakitang mga larawan si teacher sa inyo at tutukuin niyo kung ano po ang nakikita niyo sa larawan. Handa na po ba? Handa na! Unang larawan. Anong nakikita niyo sa larawan? Tama! Batang babae. Magaling! Pangalawang larawan naman po. Inahing manok, tama. Pangatlong larawan. Magaling, pugad. At pang-apat na larawan po ay tama, itlog. At panglimang larawan naman po. Mahusay! Basket! Ayan! Magaling at alam nyo yung mga pinakita ni teacher na larawan. Dahil po dyan, ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol po sa pangalan. Ano nga daw po ba ang pangalan? Ang pangalan po ay pakibasa nga po, Kelsey. Ayan, tama. Ang pangalan po ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay,
hayop, lugar, at pangyayari. Alam na po ba ang kahulugan ng pangalan? Magaling! Dahil po dyan, magbibigay po si teacher ng halimbawa ng pangalan. Sisimulan po natin sa pangalan ng tao. Sa pangalan po ng tao, ito po yung halimbawa po, Juan, Guro, Bombero, Mark, Sundalo. Dahil dyan, ngayon naman, kayo naman ay magbigay ng halimbawa ng pangalan. Sige nga, Ann. Tama, pulis. Ano pa? Nicole. Tama, Steven. Yan ay ang mga pangalan ng tao. Naiintindihan po ba ang ngalan ng tao? Ayan. Pangalawa naman po ay pangalan ng bagay. Halimbawa, baso, libro, pisara, at sasakyan. Naiintindihan po ba ang halimbawa ng pangalan ng bagay? Ayan. Dahil dyan, ngayon naman, kayo naman ay magbibigay ng halimbawa ng pangalan ng bagay. Sige nga po, magbigay nga po. Tama, upuan. Ano pa po, Angela? Tama, bag. Ayan, naiintindihan po ba ang pangalan ng bagay? Ayan. Pangatlo naman po, ang bibigyan natin ay ang pangalan ng hayop. Halimbawa po ng pangalan ng hayop ay isda, ahas, buwaya. Ngayon naman po, kayo naman po ay magbigay ng halimbawa ng pangalan ng hayop. Sige nga po. Sige nga po, Kelsey. Tama, aso. Aso ay pangalan ng hayop. Ano pa po? Sige nga po, Arans. Magaling, pusa. Tama. Dahil dyan, naiintindihan po ba ang pangalan ng hayop? Opo. Pang-apat naman po, magbibigay po si teacher ng halimbawa ng pangalan ng lugar. Simbahan, palengke, Pilipinas, at ospital. Ngayon naman po, kayo naman po ay magbigay ng pangalan ng lugar. Sige nga po, Nicole. Paaralan, tama. Ano pa po? Pangalan po ng lugar. Sige nga po, Jason. Luneta Park, tama po. Ayun po ay pangalan ng lugar. At ang panghuli po nating pangalan ng pangyayari. Ayan. Ang halimbawa po ng pangalan ng pangyayari ay binyag, anibersaryo, araw ng kalayaan. Naiintindihan po ba ang halimbawa ni teacher? Opo. Kayo naman po ang magbibigay ng halimbawa ng pangyayari. Sige nga po, Aliana. Kaarawan, tama. Ano pa po, Jane?
Sige nga po, Jane. Pista. Tama. Naiintindihan na po ba ang pangalan? Ayan. Magaling. Para mas lubos nyo pong maintindihan ang pangalan, mainihanda po si teacher na kwento sa inyo. Handa na po ba kayong makinig sa kwento? Handa na. Ayan. Ayan, ang pamagat po ng ating kwento ay ang Alagang Manok ni Ana. Handa na po bang makinig? Handa na. Si Ana ay may alagang manok. Pinapakain niya ito araw-araw. Mataba ang kanyang manok. Inaalagaan niya ito ng mabuti. Manok ay isang inahin. Nangingitlog ito ng marami. Nilalagay ni Ana ang mga itlog sa basket. Masaya si Ana na may alaga siyang manok. Dahil araw-araw, nakakakain sila ng paborito niyang nilagang itlog. Diyan nagtatapos ang kwento ng Ang Alagang Manok ni Ana. Naiintindihan po ba? Ayan, nakinig po ba ang lahat? Ayan, nakinig. Dahil po dyan, may katanungan si teacher sa inyo kung naiintindihan niyo po yung kwento. Yan, narito po ang tanong. Ayan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sige nga po, pakibasa nga po. Number 1. An? Sige nga po. Una, pakibasa po. Ayan. Sino ang may alaga? Sino daw ang may alaga sa kwento? Sino daw po? Sige nga po, Arans. Tama! Ang may alaga po ay si Ana. Pangalawa naman po, sino ang alaga ni Ana? Sige nga po, Kelsey. Manok. Tama. Ang alaga ni Ana ay manok. Pangatlong tanong. Ano ang paboritong kainin ni Ana araw-araw? Sige nga po, Jason. Nilagang itlog. Tama. Ayan. Naiintindihan po ba? Ayan. Ayan, magaling. Nauunawaan nyo ang ating talakayin sa araw na ito. Ayan. Dahil po dyan, magtatanong po sa inyo si teacher, mahalaga po ba ang pangalan? Sige nga po, sino po pwedeng sumagot? Sige po, Nicole. Ayan, sabi po ni Nicole, mahalaga daw po ang pangalan
Kasi po, nagagamit natin ito sa pangungusap. Magaling, Nicole. Tama yon. Ayan, mahalaga nga po ang pangalan dahil po nagagamit natin ito sa pangungusap at ginagamit din po natin ito upang maintindihan po natin yung mga ating kausap. Ayan. Magaling at alam nyo yung kahalagahan ng pangalan. Ayan. Alam kong lubos yung nauunawaan dahil dyan, magtatanong si teacher sa inyo kung naiintindihan niya talaga. Mark, ano nga daw ba ang pangalan? Magaling, ang pangalan po ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Magaling, nauunawaan ninyo ang ating talakayin. Magaling. Sige nga po, magbigay nga po ng halimbawa ng pangalan ng tao. Sino po pwedeng sumagot? Sige po, Kelsey. Pangalan po ng tao. Taro, tama. Ayan po ay pangalan ng tao. Ano pa po? Magbigay pa nga po ng halimbawa ng pangalan ng tao. Sige nga po, Angela. Guro, tama po. Ang guro po ay pangalan ng tao. Magbigay pa po ng halimbawa naman po ng pangalan ng hayop. Sige nga po, Jane. Ibon, tama, magaling. Ito pa po, magbigay naman po ng halimbawa ng pangalan ng lugar. Sige nga po, Jenny. Quezon City, tama. Ayan, mahusay mga bata at naiintindihan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Wala na po bang katanungan? Wala na po. Dahil po dyan, dadako na po tayo sa ating pagsusulit. May inihanda pong pagsusulit si teacher sa inyo. Yan. Sa ating pagsusulit, panuto, pangkatin sa charts ang mga pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ayan, bibigyan ko po kayo ng 5 minuto para sagutan ito sa inyong kwaderno. Tapos na po ang 5 minuto para sa pagsasagot sa ating pagsusulit. Tapos na po ba ang lahat? Tapos na. Dahil po dyan, sagutan na po natin ang ating pagsusulit. Ayan. Sige nga po. Sa tao po muna tayo. Tao. Pangalan ng tao. Jarine. Sige nga po, ano po pwedeng ilagay natin sa pangalan ng tao? Pamili po dito.
Pedro. Tama. Si Pedro ay pangalan po ng tao. Ano pa po? Sige nga po, hanapin niyo po dito. Jerin, sige nga po. Doktor. Tama. Pumunta naman po tayo sa pangalan ng bagay. Sige nga po, hanapin dito ang pangalan ng bagay. Sige nga po, Mark. Lapis. Tama. Ano pa po ang pangalan ng bagay? Sige nga po. Angela. Mesa. Tama. Ayan, magagaling. Mukhang mapaperfect niyo to. Dito naman po tayo sa pangalan ng lugar. Sige nga po, pakihanap po dito ang pangalan ng lugar. Sige nga po, an plaza. Tama. Ang plaza ay pangalan po ng lugar. Ano pa po? Sige nga po, Arans. Tama, Silid Aklatan. Ito po ay isang lugar. Ayan. Dito naman po tayo sa pangalan ng hayop. Sige nga po, magbigay nga po. Pwede nga po dito, hanapin dito. Melissa, sige nga po, pangalan po ng hayop. Dito naman po tayo sa pangalan ng hayop. Sige nga po, pakihanap nga po dito. Sige nga po, Melissa. Pusa. Tama. Ang pusa ay pangalan ng hayop. Ano pa po? Hanapin nga po dito, Jocelyn. Ibon. Tama. Ayan, magaling. Ang huli naman po ay ang pangyayari. Sige nga po, pakilagay nga po. Nicole? Tama, umulan ng malakas ay isang pangyayari. Ano pa po? Siyempre po, ang nag-iisa po ay ang sumasayaw sa entablado. Ito po ay isang pangyayari. Ayan. Lahat po ba ay nakakuha ng mataas na puntos? Magaling at lahat kayo ay nakakuha ng mataas na puntos. Bigyan nga natin ng magaling mahusay na palakpak ang bawat isa. Magaling mahusay. Isa pa, magaling mahusay. Ayan. Dahil po dyan, dadako na po tayo sa ating takdang aralin. May inihanda pong takdang aralin sa inyo si teacher. Ito po. Ayan. Takdang aralin. Gumupit ng mga larawan ng tao, bagay, na mayroong pangalan at idikit ito sa inyong kwaderno. Nauunawaan po ba ang takdang aralin? Ayan, may katanungan pa po ba? Wala na po, ayan. Dito na po magtatapos ang ating talakayin sa araw na ito. Hanggang sa muli! Paalam!